Maya-maya po ay maglalaro po tayo ng shoot or talk. That's interesting. Punta natin yung the post about being the one. And Yambay, tutuloy na sa atin kasi sa probinsya, di ba? Eh, pamamanhikan. Sabi nila, Ron. Richie? Sana, Tito Boy. Kinakabahan ako, pero sana. Baka totoo nun, di ba? Yung feeling na pag ang pinag-uusapan ay pamamanhikan. Yeah. Nakakaba rin siya, Tito Boy, anong feeling at some point. Meron? Pag naririnig mo yung word na yun. Same feeling. Nakakaba. Kasi it's a big commitment din talaga. Yeah, but you guys, do you believe in long engagement? Or meron ba kayong timeline? This is not to pressure you. I have no intent. Pero anong inyong paniniwala? Kami, Tito Bay, may mga napag-usapan na rin kami. Even yung mga friends namin, diba, na na-engage, ganyan, or nagpa-plan ng kasal, na parang feel ko same naman kami na hindi naman siya dun sa tagal or what. Mm. Pero siguro mas ma-feel nyo naman din sa isa't isa kung talagang kilala nyo na rin yung isa't isa deeper. And meron din kasi syempre, Tito Boy, diba, yung kunyari masaya kayo ngayon, pero what if may mga challenges? How do you guys deal with that? And how badly you guys want to make it work, diba? Doon yung naman ma-feel kung eto mag-work to kahit ano mangyari, kahit pag magkaroon kami ng mga problems or what. Laran, ikaw? Ako naman, before Tito, parang feeling ko okay din yung long engagement and all. Kasi if you really want to prepare for it, if you're not ready yet. Pero at this moment naman, tama din. If, kung ma-feel mo na rin talaga na okay ka na with your partner, I think hindi naman kailangan ng long engagements. As long as, yun nga, kailangan pagbutihin nyo rin yung relationship. Kasi hindi naman palagi okay, hindi naman lagi masaya. So there would be challenges then, especially sa relationship. And even outside our relationship, kasi may mga work din naman kami. Feel ko naman yung long and or short engagement. Depende yun dun sa kung anong gusto talaga. But for me, kahit ano naman dun, basta ramdam naman namin and napag-usapan naman kung ready na ba talaga kami to really commit. And yeah, what I'm hearing is that wala talagang formula. Wala ako ang akin lang, I do not fall into the trap of being pressured. Ano yung pinaka-importanteng leksyon na inyong natutunan pagdating sa pag-ibig? Parang hindi nyo kailangan madaliin, Tito Boy. Hindi nyo rin naman kailangan intentionally i-delay. Diba? Basta go with the flow kayo, pero ando dun yung intent of getting to know each other more. Diba? Kasi kahit gaano katagal yan, sabi nga nung iba, Tito Boy, diba, pag nakakausap tayo mga matatanda, kahit sobrang yung mga lolo-lola natin, may mga bago pa rin silang natututunan sa isa't isa. Tama. And hindi siya nagsistop, diba? May mga ayaw pa rin tayong gagawin ng partner natin na first time natin makita, kahit sobrang tagal nyo na, diba? Pero nandun pa rin siya sa kung paano nyo pa rin imamanage yung isa't isa. And again, dun sa kung gaano kayo kawiling na intindihan yung isa't isa. Laren, ikaw? Ako po yung connection dun sa sinabi niya. Feel ko yung leksyon or yung mga natutunan, dapat it's more on focusing on how you communicate with each other. Kasi, again, magkaibang tao pa din, may iba't iba kaming gusto talaga. May mga hindi kami na pagkakaintindihan, may parehas naman kaming naintindihan din. So, yun yung kailangan talagang matutunan, yung communication din talaga. And, of course, yung choice din na to stick with your partner kahit anong mangyari, despite of dun sa mga hindi pagkakaintindihan, dun sa mga challenges din, and yun sa mga saya din na palaging na-experience nyo din. So, to cherish lahat din yun. And yun nga, choice pa din to be with your partner for kung ano man mangyari. Galing eh. Because you're acknowledging na magkaiba kayo. Mm-hmm. You're very different from each other.